Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay naging sandigan ng pagpapatuloy ng kanyang mga alagad. Isinugo sila ni Jesus para maging mga mangingisda ng tao. Nianda niya si Simon Pedro ang pinuno ng pangkat. Tatlong ulit na tinanong ni Jesus si Pedro kung talagang mahal niya ito. Tugon na rin ito sa tatlong ulit ng pagtatwa niya sa mga sandaling nagdurusa sa Jesus. Hindi umasa sa Simon Pedro sa sarili niyang lakas kundi buong tiwala sa Diyos ang kanyang pinahirap. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga nasalampang tayong maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lupa ako ng kasala sa isip, at sa hita, sa gawa at sa aking patungkulan. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon aming Diyos. Bawaan tayo ng mga kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
Upang sa kadakilaang tulad ng pag-alim sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ay, galang, kung sa
sa kain ng munting bangka
Hila-hila ang labat na puno ng isda. Hindi sila gaano ang kalayuan sa pampam, mga siyam na metro lamang. Pag-aawin nila sa pampam, ay nakakita sila roon ng mga baga may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang mahuli ninyo, sabi ni Jesus. Dahil sumampa sa bangka si Simon Pedro at dinila sa bangkang lambat na puno ng malalaking isda, 153. Hindi na punit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. Halikayo at magalpasal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang mangas magtanong sa kanya kung sino siya sa pagkatalan nila na siya ang Panginoon. Dumapit si Jesus, ginawa ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong niya Jesus sa si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit ang tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat makaitlos yung tinanong, iniibig mo ba ako? Ang sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibili sa iyong sarili at tumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo iyong mga kamay at iba ang magbibili sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito pang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro. At sa gayon, mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Si Kristo'y muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Si Kristo'y muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Si Kristo'y muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Bahagi pa rin po ng ating pagdiriwang na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Mga pagkakataon na ito ay mga ilang linggo rin kasi kung yung panahon ng paghihintay sa kapanahonan ng Papaskuhan at sa panahon na Kapaskuhan ng pagsilang Advent at Kapaskuhan na muling pagkabuhay ulit, ay makikita po natin na may mga lima o anim na mga linggo. Ganun din po. Itong Pasko ng pagkabuhay ay mga ilang linggo rin natin ipagdiriwang. At makita po natin ngayon sa ikatlong linggo ng muling pagkabuhay, at tulad na yung pinayag sa banal na kasulatan, tatlong beses na rin si Jesus na nagpakita sa kanyang mga alagad, ay mahaba, mahaba yung ating ebanghelyo. Ito ay binubuo ng tatlong sili, tatlong kwento na magkakarugtong. Sabi nga po yung technical term na ginagamit ay pericope. Kaya ang conclusion po ay may kanya-kanyang mensahe. Sabi natin, hindi na lang, yung isa na lang muna. Ito po ang tatlong ito na makita po natin na magkasunod-sunod. Una ay yung
yung kanyang pagtawag sa kanila. Pangalawa, ay yung pag-iimbita ni Jesus sa kanyang mga alagad na mag-almusal tayo. Pangatlo, ay yung pagtatanong ni Jesus kay Pedro na iniibig mo ba ako? Ay may tatlong kahulugan na kontusin ko ay hindi pwedeng pag-iwahiwalayin. Kaya ito po yung pagnirinilayan natin. Kasi ito pong tatlong bagay na ito ay tumutugon sa tinatawag po natin the very purpose of our existence. Bakit tayo narinito sa daigdig na ito? Ano baga yung ating dapat na isa katuparan? Nasa ngayon po, mula po sa ating pagkabata, ay itinuturo sa atin sa katisismo. Ano? Bakit tayo narito sa daigdig na ito? Bakit tayo sinilang? To know, to love, and to serve God. Pero dahil po sa pagkasunod-sunod sa ating ebanghelyo, ang ating pagtugon ay to know, to serve, and to love. Kasi ito yung nakikita po natin sa ebanghelyo. Una, isang panyaya na tayo tinatawagan ng Diyos na napakahalaga na makilala natin si Jesus. Well, yung mga alagad, kilala na nila si Jesus at kung beses na nila na silang magkakasama. Pero katulad yun po na ipinahayag sa banal na kasulatan, hindi nila nakilala si Jesus. Hindi nila nakilala si Jesus. Bakit? Sila yung nalabuhan ng pagtingin. Kasi may mga pangyari po sa mundong ito na puminsan, hindi natin may alis na nawawala tayo sa atin. Tawagin natin ay pagkahulog. Nawiwindang ang ating buhay. Sapagkat puminsan may mga pangyari na naging bahagi ng ating karanasan sa daigdig na ito. Katulad po halimbawa na sa mga apostol, na si Jesus ay namatay. Hindi na sa akin ang magliligtas sa kanila. Kuminsan na ino sa mga pangyari sa ating buhay, may mga patawagin po natin ay mga panahon na tayo ay nasasyak. Maaaring ito ay pagkamatay ng mahal sa buhay, maaaring ito ay pagkawala ng trabaho, maaaring ito ay pagdurusa ng sakuna. Na kuminsan makita po natin na nasunugan, na kuminsan makita natin ay masabi natin nakakalimutan natin ang Diyos. Ito yung mga matitinding pangyayari sa buhay natin. Pero ano po nakita ko natin? Na ang Diyos ay patuloy na pinapaalala niya sa atin at patuloy niyang ipinapakilala ang kanyang sarili. Na ano, narito ako. Kasi po, maliwanag po sa Ebanghelyo na kung inyong maalala, noong unang tinawag ni Jesus sa kanyang mga alagad, anong sabi niya sa kanyang mga alagad nung tinawag na sila? Mula ngayon, kayo ay mamamalakaya ng tao. Yun yung sabi ni Jesus kina Pedro ang kanyang mga apostol. Pero ngayon, nakita natin na rin si Pedro ay nag-iaralo. Mangingisda. Babalik na uli sila sa dati nilang ginagawa. Nakontusin na yun ang sabi niya, mula ngayon ay mamamalakaya na kayo ng tao. Hindi na kayo mamamalakaya ng isda. Pero ngayon babalik sila sa pangingisda. At sumama po yung mga alagad. Kaya pinaalala sila ni Jesus. The same, yung pattern. Wala silang huli. At ano sabi ni Jesus? Nung nakita nila siya, pagamat hindi siya nakilala, ihulog ninyo ang lambak, ang inyong lambak sa gawing kanan. At makakahuhuli kayo. Ganun din. Hindi magkaasya sa lambak sa kanilang pangka.
ang dami ng kanilang uni. Kaya anong sabi minamahal na alagad na Jesus? Kasi yun po yung tawag ni Juan Bautista sa kanyang sarili. Kasi yung ebanghelyo natin ay mula ka sa sulat ni San Juan Bautista. Yun po yung anong sabi niya? Ang Panginoon iyon. It is the Lord. Nariyan. Kaya sana po maging paliwanag na kung saan ay maging bukas yung ating kalooban na makita yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Maging bukas yung ating kaisipan na makita natin na ito yung pamamaraan na ipinamamanik sa atin ng Diyos. Makita natin na maaaring ito yung pamamaraan ng pagtawag ng Diyos. Makita natin yung presensya ng Diyos. Kaya po maraming mga hamon na kung mapapansin po natin ngayong panahon na ito, lalong-lalo na ho siguro, lalapit na yung eleksyon, makita natin nasaan baga, ano baga yung mensahe na binibigay ng Diyos para sa pagkakataon na ito. Maging bukas pa yung ating kaisipan na tunay na tingnan yung katatayuan. Siguro rin po, maging maliwanag rin po, sana kung yung pagkaunawa, yung mga sitwasyon na kinabibilangan, siguro mo yung mga tao sa kinapawat ay naging bukas yung kaisipan sa gitna po siguro ng busog ay baka maging bukas sa pagkakataon na maaaring narito ang Diyos, kaya hindi tayo gagamit ng dahas. Pero yun, yung unang hamon, makita natin na makilala natin ang Diyos sa kasalukuyang panahon. Maging bukas yung ating kaisipan sa presensya na maaaring pinamamanik sa atin ng Diyos. Ano bang sinasabi ng Diyos ngayon sa atin? Ano ba yung ipinapahayag ng Kristong muling na buhay sa ating pagkilos ngayong araw na ito, ngayong linggo ito? Pangalawa, bahagi yun na kung saan ay makita po natin yung pangalawang yugto ng ating ebanghelyo ay tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. Pagkatapos na makahuli sila, inimbitahan ni Jesus sa kanyang mga alagad na umagahan. Alam po natin na kapag kayo inimbitahan na makisalo sa isang abang, ay yun ay isang intimate moment. Ikaw ay hindi na iba. Tawagin na po natin na ikaw ay nagiging bahagi na ng buhay. Kasi ikaw ay nakasalamuha sa pagkainan. Yun ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-almusal tayo. Mag-almusal tayo. At kaakibat ng pag-iimbita na ito ni Jesus, na mag-almusal tayo, na maging kabahagi ng tunay ng pagkilos na Jesus, yung kanyang mga alagad, at nakita po natin sa loob ng 3 taon, ay ipinamanhik ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pero ano yung isang hamon na ibinigay ni Jesus sa kanila? Magdala kayo ng makakain. Ibig sabihin yung kanilang huling. Bagamat nakita nila na si Jesus ay naroon na nag-iihaw na ng isda at may ilan ang tinapay. Ano pa rin sabi ni Jesus? Magdala kayo ng inyong huling. Magdala kayo ng inyong makakain. Sharing. Ay ito yung patuloy na kung saan ay pinamamanig ng buong may kapal. Maging bukas yung ating mga kamay sa paglilingkod. Sa paglilingkod. Maging bahagi ho ng ating pagtugon, maging tumanay paglilingkod sa Diyos o paglilingkod sa ating kapwa-tao. Tayo baga ay nakikipag-almusal
sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Tayo mga ay nagbabahagi ng ating pagtulong. Lalo-lalo na ho ngayon, yung isang panawagan natin ngayon na pinamamalik mula pang punong linggo, yung pong ating sa PPC Army, Paris Pastoral Council for Responsible Voting. No? Sana po ay maging bahagi ng ating pagtugon. Kasi tayo'y nakikisa sa damdamin at sa pagkaunawa para sa isang malinis, makatotohanan, at mapayapang eleksyon. Pero hindi pwede na tayo lamang ay mag-wishful thinking. Kinakailangan natin ang pag-ilos. Sa paanong pamamaraan, pagiging volunteer at pagiging pagtulong sa pangailangan. Kinakailangan din natin ang financial support. Pero yun, hindi naman po yun. Kaya lang yun yung immediate na pangailangan natin ngayon. Pero ano po yung mga ipinapamanik ng buong may kapal? Magdala kayo. May huli kayo. Ay, hayaan natin ang pagsalusaluhan. Kasi yung kayamanan na ipinagkaloob sa atin, hindi lang po yan para sa atin. Ito ay para sa bawat isa at magiging makahulugan o at lalong magiging maligaya ang iyong kayamanan kung yan ay ibinabahagi mo rin bilang paglilingkod mo sa Diyos at sa kapwa. Pangatlo, yung pagtatanong ni Jesus kay Pedro, iniibig mo ba ako? Siguro po kung kayo'y tanungin ng inyong girlfriend o inyong asawa, ng inyong boyfriend, iniibig mo ba ako? Ito sabihin nyo, ang corny-corny mo naman. Pag tinatanong, iniibig mo ba ako? Sa Jesus, kung makapansin natin ay, kung yun ang ating kaisipan, naging corny rin. Kasi bakit? Tinanong niya. Tinanong niya si Pedro, iniibig mo ba ako? So, para po makabawi si Pedro. Kasi bakit? Tatlong beses sa tinakwil ni Pedro sa Jesus. Pero napakalaga ho na makikita ho natin to reaffirm. Kung tawagin nga po natin ay to confirm our love to Jesus, our love to God. At kung niyo po mapapansin, yan po yung bahagi ng aking pagkilos na ginagawa natin, lalong-lalo na ho sa panahon po ng Easter season. Kung yung maalala po noong muling pagkabuhay ni Jesus, tinanong din tayo, ano yung tinanong sa atin? Itinatakoy nung ba si Satanas? Tatlo rin yun. At sumasampalataya ka ba sa Diyos? Tatlo rin po yun. Na tanong. Renewal of our baptismal vows. Mahalaga ho na i-convert natin yung ating pagmamahal sa Diyos. At maliwanag, no? Maliwanag na sa oras na tayo ay nagmamahal, madali na ho natin may pagpatuloy yung una at pangalawa. No? Alin yun, kapag nagmamahal ka, you will always find the presence of God. Kapag nagmamahal ka sa Diyos, you will be faithful in serving Him and our brothers and sisters. Kasi bakit? Nagmamahal ka eh. At bahagi rin o, ngayon po kasi may bagong labas na apostolic exhortation, isang bagong libro na ipinalabas po ang Santo Papa Francisco. Ang pamagat po ng bagong libro ay Amoris Laetitia. Sa English ay The Joy of Love, ang kagalakan ng pagmamahal, ang kagalakan ng pag-ibig. Ito po yung bahagi ng pagtugon na kundusin po ay sa nakalipas ng nakaraang taon,
November, yung pong Synod of Bishops on Family. Ito po yung nakatutok sa mga usapin ng pamilya. Pero ang binigyan ng pansin ay pag-ibig. Kapag ka pala ang ibig, dumiligaya ka, nasisiyahan ka. Ang isang taong umiibig ay pinaliligaya. At ang taong umiibig ay katulad ng pag-ibig ng Panginoon, ay makita po natin bakit niya ginawa ito sa tao. Because it is his joy to love. At makita po natin, na yung iba pa mga gagawin natin ay maging madali kapag naroon ang pag-ibig. At nawa, lalo natin matutunan ito, lalo sa loob ng pamilya. Kasi kalimitan nga akong sinasabi ko, yun yung pugad ng pagmamahalan ang bawat tahanan. Pero ito yung hamon na iniwanan ko po sa bawat isa sa inyo. Maging bukas tayo ang ating kaisipan na makita ang presensya ng Diyos sa gitna natin. Ngayon, kasalukuyang pagkilos natin. Pangayong pangalawa, na maging bukas ang ating mga kamay na makapaglingkod sa Diyos at sa kapwa. Magdala kayo ng makakain. Pablo ay maging bukas ang ating mga puso na maging tapat sa pag-ibig sa Diyos. Sabagat doon natin matatanggap ang tunay na kaligayahan. So ito pong tatlong pong ito, na nawa po ay maging gabay natin sa ating pagkilos kung bakit tayo narito sa daigdig na ito, ay sana po ay makatulong. Hayaan natin ang Diyos na patuloy nating pakinabangan ang dahilan ng ating pagkanarito sa mundong ito. Ang higit siyang makilala, paglingkuran, at mahalin. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nakatawang tao siya, lanang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ng Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa pinaroroonan ng mga yumaon, na may katong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalunglok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumula pa rin dito at uukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Pinalakas tayo ng pag-ibig ng Diyos na manahan sa banal na santo. Kung tiwala tayong manalangin, Panginoon, tinggin mo ang iyong
iyong bayan. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, ang sambayanan ng Diyos, naway maramdaman ng mga mananampalataya ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, lalong-lalo na sa panahon ng kahinaan, pagsubok at kagipitan, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno at naglilingkod sa simbahan at sa pamahalaan, naway lalo pang lumalim ang kanilang pag-ibig kay Jesus, ang mabuting pastol, upang magsilbi itong inspirasyon at lakas sa paglilingkod nila sa bayan, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Para sa darating na halala, huwag nawang manaigang salapi at katanyagan, at bagkos ay ihalal ang mga taong may kakayahan, katapatan at tunay na layuning maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Para sa mga nalugmok sa kahirapan, sakit at mga suliranin, naway lalo